So guys, ang magandang umaga naman tayo muli. Meron tayong gagawin. So, ito'y isang ordinaryong machine lang guys. SpO2 monitor, saturation monitor. So, actually wala siyang power. So, meron siyang ilaw na display pag yung charging ano niya. Pero meron akong naririnig na nagki-click. Ayan guys, oh. Yan yung common na problema ng mga SMPS power supply. See? Nagbiblink yung ilaw. Parang naglo-low voltage ba siya? So, pag naririnig mo, meron siyang tik-tik-tik-tik na tunog sa sound sa loob. So, yan yung isang common na problema ng SMPS power supply. So, wala siyang power, hindi siya nagpa-power. So, titingnan na lang natin. Ayan. Kaya yan ang problema niya guys. So, hindi siya nagpa-power on. So, isang common na problema ng isang SMPS power supply. So, tingnan natin kung anong magagawa natin guys. Actually guys, ito napakalumang makina na namin. So, yun, kung makikita mga drug, ano na eh. As in, wasak-wasak na siya. Pero gumagana pa kasi ito eh. Ginagamit pa rin ito sa mga saan ba ito gamit? Sa iskabu, sa ano namin, sa neonate. So gagawin na lang natin, sayang. Ito yung isang brand is Biosys. So Biosys yan ang ano niya, brand made in Korea. So actually more than almost 20 years nang ginagamit ito sa hospital namin guys. So okay pa naman yung reading niya. So tingnan lang natin ang mga gawa natin. So ayun guys, napakasimple lang yung loob nito. Ito yung power supply niya, SMPS. Ito yung controller, ito yung SpO2 module. Nandito na rin yung power button niya, yung display board niya, nandito na rin sa isang module ng SpO2. So napakasimpleng makina lang. Separate lang yung power supply niya. Una guys, tatanggalin lang muna tayo yung battery. So, actually battery napaka luma na rin. So, lumubo na rin siya. Palitan na rin natin yan. Tanggalin natin guys yung pinaka SMPS power supply niya. So
Meron tayong papalitan piyesa dito para hindi malasa ulit. So, kailangan natin guys tanggalin yung ano niya, buong cover. Ayan guys, so, dumi-dumi na guys. Shit. Parang ano, tuluan ng gamot. So bago kasi natin matanggal yung power supply guys, tanggalin muna natin yung buong cover. So hubaran mo talaga siya. So napadumi. Ayan, pwede natin tanggalin yung power supply. Guys, tanggalin natin yung power supply. So tanggalin natin sa board yung pinaka ano niya, bakal. So ayun guys, ito guys kasi actually marami itong gamit namin na ganito. So katagal ko na rin gumagawa dito na kabisado ko na po yung ano niya,
yung problema niya lagi pag mga ganong problema nagbi-blink yung ilaw. So basic na pinapalitan niya guys yung power supply na yan, itong kapasitor na to, ito kasi ito yung signal switch niya, yung kapasitor na to, kaya nagbi-blink-blink yung ilaw ito, ano na yan, sira na. So papalitan natin yan. Ayan guys, ito laging ano to eh, 47 microfarad ata. 100 microfarad, 25 volts. So ito yung gamit nito sa ganitong SMPS na power supply, yung kapasitor niya na switching, parang switching kapasitor niya is yung 25 microfarad, 100 microfarad, 25 volts, sorry. So, papalitan natin yan, guys. Yan. Hanap muna ako pampalit. Nangangahoy lang kasi ako guys sa mga ganyang piyesa-piyesa kasi hindi na ako bumibili. Meron namang mga kahoy. Maraming comfort na napupulot dito. So, kinukuha ko yung board. Kahit sa basurahan, makakapulot ka. Yung mga board na mga TV, natapon lang nila. So, kinukuha ko yung mga board. Kaya hindi na ako hindi na ako bibili. So, napakinabangan ko lang yung mga component niya. Ayun guys, meron akong nakita. Hindi siya parehas ng voltage, pero parehas lang sila ng capacitance. So ayun guys, meron akong 100 microfarad, 50 volts. So pwede ko ipalit yan dyan. So una, natsukatin ko muna kasi alam mo naman na galing din sa ibang board lang yan. So tsukatin muna natin yung capacitance yung meron pa ba. Kasi useless din magpalit ka meron. Ayun guys, meron siya. So 100 microfarad, so 100 microfarad siya. Ayan. 100 microfarad. So 102. So 102. So okay pa to. So okay, ito lang ngayon papalit ko guys. So meron siyang polarity. So, importante guys, yung polarity ng kapasitor, huwag kayo magkabalitan pag mga electrolytic. So, ito. Meron namang naka-marking yan, basta mga kapasitor. Positive, negative. Nakikita mo na. Dot. Iba, mga dot-dot lang. Iba naman yung mga white ano, line.
So ayun guys, napalitan ko na ng kapasitor. So, check na natin, testing na natin kung gagana na ba siya. Kasi usually guys, ito lang yung laging problema niya pag nagganyan ng ganyan ang laging error niya, yung nagbi-blink yung ilaw. So, yan lang yung lagi kong nire-repair. So shoot pa. So. So ayun guys, nakabit ko na yung power supply niya. Ito yung pinalitan natin kapasitor. So, ilagay ko lang ito sa box para may testing na natin. Good morning, baby. Yes, ma'am. Fine. Okay, no problem. I will pass by that.
So, papalitan ko rin ng battery, guys. Ito. So, ito nga, guys. So, lumubo na siya. So, kita mo yung battery niya, guys. Nag-shape na siya. Lumubo na. So, papalitan na lang natin yan. Tingnan po muna kung may bulta. Meron pa siyang voltage. Meron pa siyang 11.3. Wali, ito muna ikabit natin. So ayun guys, nasarap na natin. So tingnan na natin kung okay na ba. Meron na ba siyang power up? So punin ko muna yung battery. So ayan guys, so di ba mag power na siya, so well, hindi na siya nagbi-blink. Ayan guys, hindi na siya nagbi-blink, so steady na siya. So pag pinower mo yan, meron na. So ayan, power na siya. So tingnan na lang natin yung
ano niya, rating niya. So, yan, may power na siya, guys. So, titesting natin ang may probe kung meron ba siyang reading. Baka naman may power lang pero wala naman siyang reading. Yan. May ilaw siya. So, testing natin sa ating daliri muna. Temporary. Ayan guys, oh. So, meron siyang waveform. So, yan, may reading na din siya. May SpO2 ko, saturation ko 99. May SpO2 ko. Ayan. Using ng daliri ko. So, itry natin sa simulator kung ano siya ka-accurate. So yun guys, ito yung gamit kong simulator, SimCube. So, try natin. Bibilang mo lang dito, ano yung simulator ko. So yun guys, ito yung gamit kong pang simulator. So actually guys, battery operated lang naman to siya. Ayan. So light upside down, LED na araw naman siya guys, LED na sa taas. Ayan. So, test ko muna, 85 by 80 breath per minute. Ayan. So, testing ko muna. So, ayan guys, yung 85 by 80 niya. So, nasa within the range naman siya. Ayan. So okay siya, 81 85. So ang settings ko dito is 85 80.
So, okay. Lipat ko siya sa 95-40 breath per minute. Ayan. Nag-95 ako, guys. Tapos 40 breath per minute. 95%. So, tinan natin. So, 95. Ayan. 40 breath per minute, guys. Ayan. So, accurate pa rin siya. So, 40. 96. So, okay pa rin yung ano niya, yung rating niya. So, it's still working good this monitor. So, gawin ko siyang 98 by 80 breath per minute. Ayan guys, 80 95%, 80 breath per minute. So, ayan guys, rating niya mataas pa. Ayan, 81. So, 99. So, meron lang siyang 0.1%, guys. 0.1 lang yung difference, guys, sa simulator ko. So, okay pa din tong ano na to, itong pulse oximeter na to. So, punta naman tayo dito sa pang BB. 98 140 breath per minute. Ayan o, 98% 140 breath per minute. Ayan. So, tingnan natin, guys. Ayan, yung reading niya, guys. So, 140, 99. So, yun, guys. 0.10, 139. So, 99%, 139 breath per minute. Ayan guys. So, accurate pa rin siya, guys. So, 0.1 only lang yung 0.1% lang yung difference niya. 0.1 lang. So, 139 ang rating ko, 99. So, ang settings ko is 98% by 140 breath per minute. So, accurate pa rin, guys. So, ayun guys. Kita pa rin natin yung okay pa rin yung machine. So, ayun lang yung pilitan ko, guys. Yung capacitor. So, makita mo naman. So, yung capacitor lang ang problema niya. So, itong capacitor na to. Yan. So, good price na, guys. Ayun, gumana na siya. Yan. See. Yung simulator ko, guys. So, 99 98 140 breath per minute. So, yan. Okay pa rin, guys. Okay, guys. Hanggang dito na lang muna aking munting video. Sana may nakukuha ng natuturan kayo ng konti. Sa mga SMPS, guys, common na problema yung capacitor lang na ano problema. Basta walang power, ayaw sa mag-switch on. Check nyo muna yung fuse. So, okay naman yung fuse niya. So, okay yung fuse niya. Pero may power kasi siya, kasi may nag common kasi yan, guys, nagbe-blink yung ilaw na to pag may problema ka doon sa switching cup, ano niya, cups. So, ganun kasi ang ano ng SMPS na power supply. So, may power siya pero nagkukurap-kurap siya. So, ngayon okay na siya, hindi na siya nagkukurap-kurap. So, ayun lang, guys. Hanggang dito na lang muna tayo. Ang aking munting video.